Gusto mo bang habulin ka ng taong nireject ka na? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay sana namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Sila ni Sis Christel Ferrer from Malaysia. Fanny G. De La Cruz Limon from Doha, Qatar. Bilin Camasis, Leticia Indoy, Normilita Gallo from Macau, Rafaena Rafaena from Malaysia, Yungski Colon from Tagum City, Amli Ami from Karachi, Pakistan, Cheryl Baldivino from Malaysia, Brittany Brown, and last Maria Bintinero from Cyprus. Hello po sa inyo, at kung kayo, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, i-comment nyo na lang sa baba o ba ma-shoutout ko kayo sa next video. So ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang spell kung ikaw ay binabaliwala na ng inyong partner at gusto mo itong habulin kanya. Kahit na ilang beses ka pa niya binabaliwala, kapag ito ay iyong magawa ay talagang hahabulin ka ng taong ito. So ayon, pwede itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. At sa materialis naman, ay kailangan natin dito ng materialis upang magawa natin ang spell na ito. Kailangan natin dito is papel. Kailangan din natin dito ng panulat. Pwedeng pintel pen, color pen, at ballpen. Kung ano ang meron ka, wag lang gumamit ng lapis. At kailangan din natin dito ng 2 butil na bawang na binalata or walang balat. Kailangan yung butil ng bawang is wala itong balat. At kailangan natin dito ng kaunting asukal. At kahit anong klaseng asukal, brown or white, pwede. And kailangan din natin dito ng pulang tela. So, ayon ang ating mga materialis na dapat nating ihanda sa ritual na ito. So, ayon, kapag ready na ang materialis na ating kakailanganin is pwede mo nang umpisahan ang paggawa ng isang ritual, ngunit kailangan natin dito is wala kang iniisip na problema. Kailangan na wala ka ding galit sa taong ito na iyong gagawan upang mabilis mo itong mapagana kapag ginawa mo ito. So, ang unang-una mong gagawin is, sa papel, isulat mo dito ng 5 beses yung pangalan at apelyido ni target. So, 5 beses po yon, pangalan at apelyido ni target. At dito sa likod, ay isulat mo dito ang iyong pangalan ng 7 beses. So, sa iyo po na ikaw ang gumawa 7 beses yung pangalan mo at apelyido dito sa likod. So, kay target is 5 beses lamang. So, ganun lamang po kasimple. At ngayon, kung naisulat mo na ito lahat, kunin mo yung 2 butil ng bawang at ilagay mo dito sa papel na kung saan or dito na nandito yung pangalan at apelyido ni target. Dapat dito naka yung pangalan at apelyido ni target yung bawang. So ang mangyayari is yung pangalan mo na nandito is nasa labas siya at nasa loob yung pangalan ni target. At yung 2 bawang na yun, lagyan mo ng kaunting asukal. Lagyan mo ng kaunting asukal, brown or white na asukal pwede. Lagyan mo ng kaunting asukal kasama yung bawang. At pagkatapos nun, ay ibalot mo lamang or itupi mo lamang yung papel na kung saan ay maibalot mo yung
bawang. So, ayun, kapag na ibalot mo yung bawang dito sa may papel, ang gagawin mo, kunin mo yung pulang tela. Pulang tela, at ilagay mo din ito sa pulang tela ang itong papel na ito na kung saan nandito yung bawang at asukal. At ang gagawin mo ay ibalot mo din yung pulang tela dito sa papel na ito. Kapag naibalot mo na ito sa pulang tela, ang gagawin mo ay hawakan mo lamang yung pulang tela na kung saan nilagay mo itong papel na ito na may bawang. At hilingin mo dito na sa pamamagitan nito, ang taong binabaliwala ako ay habulin niya na ako ngayon at hindi siya mapakali, at susuyuin niya ako sa ayaw niya at sa gusto. Siya ay magmamakaawa sa akin, natatanggapin kong muli at mamahalin kong muli. Sabihin mo ng buong puso at kailangan na wala kang galit, at maganda lamang ang inyong intensyon sa paggawa ng ritual, or maganda ang inyong intensyon sa inyong mga sinasabi at mga kahilingan. So, ayun, pagkatapos nun, yung bawang or yung tela na kung saan nandito lahat yung ating materialis, is ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. So, ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan at hayaan mo siya doon hanggang tatlong araw or tatlong gabi mo siyang mahigaan. Dapat ay mag-ingat na yung unan mo ay hindi mahigaan o hindi maunanan ng kahit sino. Dapat po ay ikaw lamang mag-isa, and ayun, ilagay mo doon sa loob ng iyong punda. Kinabukasan, pagising mo, ay ilagay mo lamang yung, ligpitin mo yung unan mo upang safety siya at hindi maunana ng iba. And bago ka matulog, isipin mo ang taong iyong target na kung saan, isipin mo siya na hindi ka na niya baliwalain at habulin ka na niya lagi. So, ayun, after 3 days, kunin mo ito at ibaod mo ito sa lupa, yung bawang at yung papel. Pwede mo na siyang itapon, at yung pulang tela. So, ang bawang, kapag pwede mo sa paso ibaon yung bawang, basta importante ay mabaon siya. And kung nakikita ninyo na sumibod or nagdahon yung bawang, ang ibig sabihin nun, ang iyong ginawa ay positive. So, maniwala lamang kayo at taos puso ang paggawa, and huwag mag-isip ng negative. And ayun, gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday ng kahit anong oras. At pwede rin ito sa ibang araw kung ito ay kabilugan ng buwan. So, ayun po. Salamat po sa inyo. At kung may mga katanungan pa kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.